Hello guys, so nandito na naman po tayo. Part 2 na po ito ng ating video tungkol sa ating free energy generator. Kung hindi nyo pa po napapanood yun ay nasa description box po yung link dun sa nauna nating video. Sa video po na to ay pag-uusapan natin kung totoo ba yung mga nakikita nating free energy generators dito sa YouTube. Papakita natin po yung loob ng ating free energy generator. Kasi yung iba sa inyo ay iniisip meron tayong tinatago sa loob. Iniisip nila baka may battery daw dito kasi ito yung nagpapa-under ng ating motor. So, ipapakita po natin yung loob. So, ayun na po. Umpisa na po natin. Pa-underin ko po muna and then tanggalin natin yung mga naka-cover. Yan. Dito po, meron po ako dito ang switch para sa dito sa ating module dito sa motor. Yan. So, inisip nyo, baka may battery dito. Ito po. Wala pong battery dyan sa loob. Yun lang mismo talaga ang controller niya. At yung switch ng motor. Wala pong battery dyan. Ito, tanggalin na natin to. Alright. Hindi na nakakabit yung fan. Ayan. Ito rin. Yung fan nandito. So, iiwan ko na muna dito. Ito. Dito. Ayan, walang battery dyan. So, ayan po. Ito po ay capacitor talaga yan. So, meron po ba kayo nakitang battery? Wala. So, naniniwala na po ba kayo na totoo itong ating free energy generator? Malamang nakakita na rin po kayo nung ibang mga videos nito. Yung pinaka sikat lately ay yung video na finiture nung agribusiness na mukhang madami yung naniniwala. So sasabihin ko na po sa inyo sa current na technology natin, patayin ko lang po muna. So sasabihin ko na po sa inyo na sa current technology natin ay imposible pa pong magkaroon ng ganitong klase ng device. Sorry to disappoint you guys pero kahapon po ay April 1, April Fool's Day po. Opo, hindi po totoo itong device natin. So, sampu nang gagaling yung energy ng ating device. Pero mamaya ko na po ipakita sa inyo kung saan nanggagaling yung energy. Pag-usapan po muna natin kung bakit imposible yung mga pinapakita nila sa YouTube ng mga free energy devices. Malamang po ay nakapanood na kayo ng mga iba pang free energy devices dito sa YouTube. Like yung ganito, yung dalawang motor. Ang dami pong videos na ito sa YouTube. Ang idea po nila doon ay yung etong first motor ay papaikutin mo na siya namang magpapaikot dito sa second motor, tapos yung mag-generate na electricity nito ay ibabalik mo dito sa first motor para siya na yung magpapaandar sa kanya. At yun, parang magiging perpetual motion machine na siya, iikot na siya ang mag-isa. Ang problema po doon ay hindi naman po 100% ang efficiency ng mga motors na to. So, may energy losses po yan. May friction din dito sa belt drive. Yung most na yung ibang mga energy mako-convert sa heat. So yung na-generate po nitong electricity ay malamang hindi sapat para mapaikot itong second na motor. At papasok din po yung law of mass and energy conservation dito na
Sinasabing, energy cannot be created nor destroyed. It can only converted into another form. So meaning, yung energy input mo ay equal sa energy output mo. Hindi ka pwedeng gumawa ng energy out of nothing. So, kung equal lang yung energy niyan at merong losses, ibig sabihin, bawas na yung energy mo, hindi niya nakakayang paandarin to. Tapos, recently, may napanood po akong video na tungkol dito sa dalawang motor na to. Ilalagay ko po yung link ng video niya dahil trinay din po niya yung ganitong setup at hindi nga talaga nag-work. Pinakita niya yung mga ways kung paano finifake ng mga YouTubers yung mga ganito nilang device through hidden batteries at mga CGI effects. There are other ways to fake this as well. For example, I can make it look like that cable is not there, like this. So, tignan niyo po yung description para makita nyo yung link dun sa YouTube video. Now, ito pong plasma generator na to at itong Tesla coil ay ito pong mga devices na to, hindi nag-generate ng free energy yan or hindi sila nag-harvest talaga. In fact, kailangan po nila ng energy source para mag-work. Well, ginagamit po kasi siya ng mga YouTubers, nilalagay nila sa kanilang mga YouTube videos kasi mukhang ang totoo. Pag may test, may coil ka na ganyan, tapos meron kang ganito na nag-generate pa ng electric arc, tapos napapailaw mo pa yung mga CFL lights. So it adds realism dun sa kanilang fake na device. Pero yun nga po, yun lang ang kaya niyang gawin. Hindi po yan nakakagawa ng free energy. And then yung generator na kaya daw mag-harvest ng radio frequencies, yung ito po. I'm sure napanood nyo na yan. Yan po yung yan pong RF energy harvesting ay totoo po. Pero hindi po sa ganyang level na kaya mag-power ng mga appliances. Yung existing application po niyang RF energy harvesting ay yung ating RFID. So, yun po yung sticker na dinidikit natin sa ating sasakyan para makadaan sa toll gates. Yung power po ng RFID ay galing dun sa radio waves na ini-emit ng RFID reader. Pero, super baba lang po ng voltage na na-harvest nun from the radio waves. Imposible po yun na umabot ng kilowatts gaya ng kliniklaim nila. Or kahit isang watt lang, hindi po aabot yan. So, sabihin ko po na fake yung generator na yan. Oh, to all the believers out there, you can hate me all you want, pero totoo pong fake yun. Kaya ako po ginawa itong video na to para maging example po siya na pwede kang gumawa ng video na mukhang totoo pero fake pala, hindi pala totoo yun device na yan. Itong device natin na to, pinakita ko rin to kay Mrs. dahil alam niya na fake ito dahil sinabi ko na before kung ano yung ginagawa ko. Pero nung idinemo ko tapos sinaksakan natin ng heat gun, tapos nakita niyang gumagana nga at pinakita ko wala naman siya nakikitang battery, ay medyo na-impress siya. So isipin mo na lang kapag pinakita mo sa ibang tao yan na sinabi mo talagang totoo, tapos makikita nila na nag-work nga, malaking chance na mabubudol ka nga talaga sa devices na ganito. Yun, kaya po nag-decide po ako na gumawa ng video na ganito para maging aware po tayo na hindi lahat ng nakikita natin sa YouTube, especially yung mga free energy devices, ay hindi po yan totoo. Nung napanood ko yung video na ito, tungkol sa RF harvesting na device nila, ay plano ko po gumawa ng reaction video nung napanood ko po yan. Pero pag tinignan mo yung comments kasi, ang dami talaga naniniwala
Tapos, nakikipag-away pa sila dun sa mga ibang nagsasabi na fake daw yung device. Na kaso puro crab mentality daw tayo, na dapat ay suportahan na lang. Yung mga ganun. I know it's good na dapat ay sinusuportahan natin yung mga kababayan natin. Pero we should know what is currently possible or not. Kasi until it is not scientifically proven, malaki po chance na fake po talaga yan. So ayan po, saan po ba nanggagaling yung power na itong ating free energy generator? So ito po ay capacitor po talaga yan. Konting energy lang ang kaya nitong i-hold. Mga ilang segundo lang siguro, ubus na agad yun laman yan. Ito naman po ay yung ating mini Tesla coil. Mabibili mo po yan sa Lazada or Shopee. Tapos ito po ay sirang board ng Xbox power supply. Ito po ay totoong pure sine wave inverter yan. Tapos sa loob naman po, ito po ay ESC po ang tawag namin dyan. Ito po ay yung electronic speed controller na ginagamit sa mga RC cars. Ito po mga RC motors din yan. So ang natitira na lang ay itong ating Tesla coil. So tanggalin ko lang po muna ito para maipakita ko sa inyo kung paano ko ginawa. Ito na po yung ating magical na Tesla coil. Ayan. Tatanggalin lang po natin. Makikita nyo po sa loob. Oops. Ayan po ang ating free energy. Ang laman ay 32650 na nakatago sa ating Tesla coil. Ayan. So ayan po guys. Huwag po tayo agad-agad maniniwala hanggat hindi pa talaga scientifically proven yung kanilang mga invention. Gaya po nitong video ko, may mga nag-message na po sa atin na magda-down na daw po sila. Naku po, batay tayo niyan. Isipin niyo po na may mga scientist po tayo na million-million ang kanilang budget pero hindi sila makagawa ng ganitong device. Kasi nga, for now, imposible po talaga. Hindi ka talaga makakagawa ng free energy out of nothing. So kapag may nakita kayo sa YouTube na ganito, 99.9% po, fake po yan. Ginagawa kasi nila yan, yung mga video yan, dahil kumikita sila kapag may nanonood sa video nila. Yung ibang viewers, kahit alam na nilang fake yung pinapanood, ay pinapanood pa rin nila. Kaya yung mga YouTubers, gumagawa lang din sila ng mas marami pang videos. Hindi nyo nga sila binabayaran, yung mga YouTubers na gumagawa ng fake na devices na yon. Pero ang binibigay nyo sa kanila ay yung time nyo. So, yung time nyo ng panunood ng video. And alam naman natin na time is gold. So, yun. Lahat po tayo ay gusto ng free energy device. Lalo pa at napakamahal na ng presyo ng langis ngayon. Pero sa ngayon po ay wala po talagang machine na nakakapag-generate ng energy on its own. Dahil yun nga, i-violate niya yung law of mass or energy conservation. Kung gusto niyo po ng free energy, ay meron po tayo talagang pwedeng gamitin na makapagbigay sa atin ng free energy. Ito po ay yung solar at wind energy. Yan po ay hindi scam dahil free energy po talaga siya, nanggagaling po sa araw yung energy niya. Kung willing din naman po kayo na mag-invest sa gantong device, bakit hindi na lang po kayo mag-invest sa solar at wind energy? So I hope po ay hindi po kayo nagalit sa aking video, bagkus ay sana ay naliwanagan po kayo tungkol sa mga free energy devices na ganito. Hindi lang po ito isang April Fool's prank video, kundi isa po siyang awareness video tungkol sa mga fake energy devices na ganito. Kasi nagkalat na sa YouTube yung ganito at ang daming naniniwala. So I hope may natutunan po kayo sa video natin. And as always, I will see you on the next video. Belated happy April Fool's Day. Bye!